Samantala, Hugpong para kay Sara o HPS inilunsad para kumbinsihin, sinabaw si ni Mayor Sara Duterte na tumakbo sa 2022 presidential election. Si Eden Santo sa detalye. Kukumbinsihin ng Citizens Movement na Hugpong para kay Sara o HPS si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na ituloy ang pagtakbo sa presidential race sa halalan sa Mayo ng susunod na taon. Sa virtual launching ng HPS kung saan libu-libong supporters, chapter members at officers ang nanumpa, ay sinabi ni na dating Davao del Norte Governor at HPS Chairman Anthony Del Rosario at HPS Secretary General at House Deputy Speaker Bernadette Herrera na tanging si Mayor Inday Sara lang ang karapat-dapat sa posisyon, patunay ang patuloy nitong pangunguna sa mga survey. Tiwala rin ng mga ito na maipagpapatuloy ng Batang Duterte ang nasimulang magagandang programa at pagbabago ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. Programs and issues that maybe that need to be improved, no? And we hope that, and we know actually that Mayor Sara is the person who can address those issues. No? Habang papalapit at ito ay patuloy ang pag-asa natin, natatakbo ang pinaniniwalaan nating makakapagsulong ng ating bansa. At yan ay walang iba kundi si Davao City Mayor Sara Duterte. Umapila rin ang bagong tatag na HPS kay Pangulong Duterte na huwag itong tumakbo sa vice presidential race upang matuloy ang kandidatura ni Mayor Sara. Una rito, nagdesisyon ng alkalde na huwag tumakbo sa 2022 presidential election matapos natanggapin ng Pangulo ang nominasyon ng PDP laban para maging vice presidential bet sa susunod na halalan. Napagkasunduan kasi na iisa lang mula sa pamilya Duterte ang tatakbo sa national position. Alam nating hindi ito madaling desisyon para kay Mayor Sara, kaya bilang mga mamamayang naniniwala sa kanyang kakayahan at liderato, sa kanyang tibay at puso, pinuun natin ang isang samahang gagabay kay Mayor Sara sa pagdedesisyon niya sa pagtakbo sa eleksyon 2020. Naniniwala naman si ABRA Representative Joseph Bermas na sakaling magbago ang desisyon at tumakbo sa pampanguluhang halala ng alkalde ay magiging malakas na tandem ang Duterte-Carpio para sa presidente at dating Senador Bongbong Marcos para sa vice-presidente sa 2022. Anya, ito ang pinakamahusay na team na mamumuno sa ating bansa sa susunod na anim na taon dahil sa kanilang pinagsamang karanasan at malasakit sa taong bayan. So as you have mentioned, yung north at south, so that is a proven formula. But I guess, in my own opinion, I guess the most logical choice for that position is BBM, Bongbong Marcos. Inaasahang mas lalawak pa umano ang puwersa ng HPS sa dami ng mga gustong sumuporta kay Inday Sara para sa 2022 presidential election. Nasa 15,000 ang nanumpa at wala pa rito ang mga miyembro ng bawat opisyal sa kani-kanilang mga lugar. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.